Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's reaction video, mag-react tayo sa first episode ng Never Let Me Go the series. And starring by Pond and Phuwin. Napanood ko sila sa Fish Upon the Sky. Tama ba? Basta yun. Yung chemistry naman nila, okay. And in this series, parang medyo action and intense. Kasi parang si Phuwin is from Prestige Clan. And yung father niya namatay. And siya yung tagapagmana or yung successor ng kanilang family business. And parang hindi siya ganun ka-prepared, like parang malamya siya dito kasi parang weak, binubuli, and parang magiging bodyguard or tagapagtanggol niya dito is si Pond. And let's see kung paano yung magiging interaction nila, kung paano nila madedevelop yung mga character nila in this series. So ano pa hintay natin? Let's watch it na, guys. Si Phuwin. Ano kaya yung family business nila, no? Kasi nga, hindi ako nanonood ng trailer. Just to give excitement. Parang ganun. Mas nanonood, mas binabasa ko na lang yung summary para alam mo yun. Through online. Noy. Mother niya? Sobrang busy ng ano, father niya. Sweet naman niya ni Noy. Nagtatam. Ayun nga, yun eh. Parang all parents, tingin nila lahat ng bata ay gusto lang is yung material things, pero diba? Iba pa rin yung care, yung attach, presence. Training 18 na pala siya. Oh. Good day. Iba talaga pag may ano, may alam ka to play some instrument. Dagdag points eh. Gusto matuto mag-piano. Dumating yung daddy niya. Sinurprise siya. Happy birthday. Happy birthday to you. He makes time para, di ba? To grip and
to be there sa special birthday ng kanyang anak. Grateful si Knowing. Sarap. Okay, yung business nila to. So curious about that. Hotels and ano. Dami niya palang ano, language na alam. Okay, I'm here. Ooh, necklace. Ganda namin yung ano, yung daw niya. Laki na expectation ng father niya sa kanya. Proud din siya sa father niya. Nagtampo na yung mother niya. Hala! Hala! Hello. Ang tragic naman nung pagkakamatay ng father niya.
Kaya ang hirap maging masaya yung after. Pero nakakatakot, alam mo yun, after all, parang may bawi. Naniniwala ka sa iyo dun. Look at them now. Kanina, sobrang saya nila. Then later on, something happened na unexpected and unforgettable na. Like, it will mark in their memory na eh. Father. Oh, it's been a month after the passing of Father. After that tragic. Lakas nilang nari, you know, after all things happen. Parang after, ang daming niyang responsibility and nakakatakot. God. Kailangan nilang maging, alam mo yun, look, maging more fierce kasi nga yung pinaka father nila eh yung pinaka leader wala na. So hindi nila pwedeng i-anong mahina sila. Super adventure. Something species to isa. And that one din. Parang sila ang ano dito. May something na mali. Parang sila yung bad guy here. Hala si Pond. Ano pangalan niya dito? I don't know yet eh. Pero let's see kung ano yung pangalan. Fisher pala siya.
Galing yung English, ah. His accent so very American and so good. Ah, pal. Totoo rin naman talaga. Parang ambitious siya, no? Na parang kailangan may ma-achieve siya sa buhay. Sarap. Connection nila. Ito yung bodyguard nila eh. Hala, tatay niya pala yung bodyguard nila, ano? Yan yung nila. No. Nung daw. Nung daw. Lakas din kasi ng family ni Ina. Luxury hotel pala, number one sa kayo. Yung daw. Yung daw. Naalala naman niya yung dad niya.
Hindi niya matuloy. Nawalan na siya ng gana sa piano. Siguro. Because of what happened. Kasi president pala siya. Nawalan na nga siya ng gana. Siya pala ang plus club president. He's watching from afar pala. May gusto siguro to kay ano, sinong kay yung daw. Nung daw. See? Of course, yes. Totoo din naman. Nakaligtas siya din ah. Club president na, class president pa. Okay. Aral na siya ng shooting. Eager na siya nito to practice na.
Yung-gyo. So, dito siya nag-start. Easy. Abe ng pangalan nung ano nung president. May sarili na siyang baril. Sa protection niya rin din. Tinapik niya sa ano. So, takot din kasi siguro si Pal. Wow, meron ko agad return. Kailangan. Kailangan dami niyang alam. Na-impress siguro to si Ana.
Supakit. First touch nila. Iba talaga yung mundo nila, no? Sobrang interested kagad nila kasi nga, di ba, connection. Humble pa siya eh, na, pero magaling for sure. Humble na humble siya. Pustahan. We could
natuklasan yun ako. Oh, sabog. Sabog. Mayroon ng bantaan na gaganap. So doon siya dumidikit kasi nga siya yung tagapagmana ng ano. Lahat may father, siya lang ang wala yung side. May award pa sana yung father niya, pero may nangyari hindi maganda. Nakabantay pala siya sa kanya si Pag.
Wala, nagkaroon na ng blackmail lang. It's all about the same. Hindi siya marunong talaga. Kasi anak mayam. At least, di ba? Nagiging okay na sila and then nagsisailing, aba. Abandon? Abandon building siguro nila to. Dami pa lang pinarami sa kanyang dito. Sakit kaya ano yun? Diba, no? Mismong birthday mo namatay yung someone special sa'yo.
So ayun na nga, doon na siya pinasok. Lifelong siya for you talaga, no? Iba yung trust nila, no? Nice. So yun guys, nagtatapos ang episode 1 ng Never Let Me Go the series. And ayun, sobrang smooth naman ng first episode and then well explain yung mga bawat pangyayari. And let's see kung ano pang mga mangyayari on next episode. Thank you for watching. Bye!